puso na ang binhi ng kabanalan. So ibig sabihin, ang prioridad ng ating buhay, ang prioridad ng ating pag-iral ay ang ating Panginoon. Iyon ang kanilang maparaang pamamaraan ng paglilingkod at pagpapahayag ng kanilang pag-ibig sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, mula sa sinaguga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito ay agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ang kamay at ibinangon. Noon din ay inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ang kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang mapakapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Kapernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinaguga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Ngunit bago ang ating pagninilay, ipaalala po natin na sa darating na 11 ng buwan ng Pebrero ay kapistahan ng Mahal na Birheng Maria ng Lourdes, at ipinahayag ng Santo Papa na ang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria ng Lourdes ay araw, pandaigdigang araw para sa mga may sakit. Ngunit dahil sa iyon ay araw ng Linggo, ang ating pagdiriwang sa ating parokya para sa mga may sakit at matatanda ay gagawin natin sa 10 ng buwan ng Pebrero, at iyon ay araw ng Sabado. Kaya't sa ating pong misa sa Sabado ng umaga ay dalhin natin ang mga matatanda at mga mayroong karamdaman na kaya pang dalhin sa simbahan upang isagawa natin ang pagpapahid, ang sakramento ng pagpapahid ng langis para sa mga matatanda at may karamdaman. So sa darating po na Sabado, magandang regalo natin, magandang paglilingkod, pagpapahayag ng pag-ibig natin sa mga may sakit at matatanda, ang dalhin sila dito sa ating pagdiriwang upang matanggap nila ang sakramento ng pagpapahid ng langis bilang paggunita natin sa kapistahan ng Mahal na Birheng Maria ng Lourdes, araw ng pandaigdigang araw para sa mga mayroong karamdaman. So tayo po ngayon ay nasa 5 sa karaniwang panahon, at sa ating pagninilay, sinasabi sa atin na isa sa mga basehan ng moralidad ng isang pagkilos ay ang motibasyon, yung intention natin sa ating mga ginagawang pagkilos, no? So isa sa mga determinants ng morality para sa isang human act ay ang intention or motivation ng isang pagkilos. Kaya nga't para sa atin, sinisigurado natin na yung mga ginagawa natin, malinaw sa atin kung ano ang intention natin, malinaw sa atin kung ano ang motibasyon, at dapat dalisay ang
motibasyon na iyon, nang sa ganoon kahit gaano kadami ang sasalungat, kahit gaano karami ang kukontra sa mga proyekto o sa mga ginagawa natin, kaya natin itong panindigan sapagkat alam natin sigurado tayo na malinis ang ating mga hangarin at ang ating motibasyon. Sa ating pagsasabuhay ng ating buhay pananampalataya, sinisigurado rin natin na alam natin at malinaw sa atin at dalisay para sa atin ang mga intensyon ng pagsasabuhay natin ng mga gawa ng pananampalataya. Katulad kunwari ng ating pagsisimba, ano ba ang ating motibasyon? Ano ang ating intensyon? Kaya tayo ay nagsisimba, kaya tayo ay nagdarasal. O kaya naman, para sa mga gustong maglingkod at naglilingkod sa simbahan, ano yung dahilan natin? Ano yung motibasyon natin? Kung bakit tayo ay sumama sa mga organisasyon upang makapaglingkod sa ating simbahan? O kaya naman, kapag tayo ay tumutulong sa ating kapwa, tayo ay nagbibigay sa mga nangangailangan, ano ang ating intensyon? Ano ang ating motibasyon? Kung tama, kung malinis ang ating hangarin, kahit gaano karami ang haharaping pagsubok, kahit gaano karami ang sasalungat, ito ay makakaya natin na paninindigan. At karanasan sa atin, karanasan ng ating simbahan ang nagpapatunay sa atin na marami ang gustong magsimula, marami ang nagsimula ng maganda. Ngunit habang tumatagal, nawawala, habang tumatagal nang hihina, habang tumatagal napapagod at hindi na nagpapatuloy. Bakit? Marahil dahil sa simula pa lamang ay hindi na malinaw sa kanila or hindi dalisay kung ano ang kanilang intensyon upang sumama sa grupo na iyan. No? So kailangan ay tama ang dahilan natin kung bakit tayo sumasama sa mga organisasyon upang maglingkod sa ating simbahan or sa ating pamayanan. Si San Pablo ay makikita natin na halimbawa ng isang tunay na tagapaglingkod sa Panginoon. Ngunit sa kanyang paglilingkod, marami rin ang nagduda, marami rin ang kumwestiyon sa kanyang intensyon at sa kanyang ginagawa. Kaya naman, sa ating ikalawang pagbasa ngayon, nililinaw sa atin ni San Pablo kung ano ang mga dahilan, kung ano ang intensyon, kung bakit niya nagagawa ang puspusan na paglilingkod sa Panginoon at sa kanyang bayan. So sa liwanag ng ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo, tingnan natin ano ba ang mga intensyon, motibasyon ni San Pablo upang maging gabay natin sa ating paglilingkod din sa ating simbahan. Unang-una, ginagawa ni San Pablo ang paglilingkod sapagkat ito para sa kanya ang pagtupad sa kanyang tungkulin. Alam ni San Pablo na siya ay mayroong tungkulin na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. At ano ang tungkulin na iyon? Ang ipangaral, ang ipahayag ang mabuting balita, lalong-lalo na sa mga Hentil. So alam ni San Pablo na iyon ang misyon na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos at alam niya na mahalaga na iyon ay dapat gampanan. Kaya't ang kanyang wika sa ating ikalawang pagbasa, sa aba ako kung hindi ko ipangangaral ang mabuting balita. Malinaw na malinaw sa kanya na siya ay mayroong misyon na dapat gampanan at iyon ang kanyang ginagampanan. Hindi ba't ito rin ang halimbawa ng ating Panginoon? Sinabi ni Jesus, ako ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Kaya nga't makikita natin si Jesus na laging kasama ng mga itinuturing na mga makasalanan, mga isinasantabi ng lipunan, sapagkat ang misyon na kanyang tinutupad ay hanapin at iligtas ang mga naligaw. Hindi ba't sinabi ng Panginoon na ang Ama ay patuloy sa paggawa, kaya't ako rin ay dapat na gumagawa? Ito ang dahilan kung bakit aalis ako sa Kapernaum upang pumunta sa mga kalapit bayan at makapangaral ako roon at makapaglingkod ako doon. So katulad ni San Pablo, ang ating Panginoon, malinaw na malinaw sa kanila na mayroon silang misyon, mayroon silang tungkulin na dapat gampanan.
At sa pagtupad nila sa kanilang misyon, pagtupad nila sa kanilang tungkulin, alam nila na sila ay gumagawa hindi dahil sa mga voluntaryong gumagawa, voluntaryong naglilingkod. Hindi voluntaryo, kundi malinaw sa kanila na sila ay pinili, na sila ay isinugo upang gawin kung ano ang kanilang ginagawa. Marahil kay San Pablo, noong siya ay taga-usig ng mga Kristiyano, voluntaryo, out of yung devotion niya sa kanilang pananampalataya. Ngunit noong tinanggap niya ang misyon mula sa ating Panginoon, no, alam na niya na marahil kahit na hindi voluntaryo, ngunit iyon ang misyon na ibinigay sa kanya, kaya't iyon ang dapat niyang gampanan. So ano ang aral na ipinapakita o ibinibigay nito sa atin? Tayong lahat kailangan ay makita natin na mayroon din tayong misyon, mayroon din tayong tungkulin na dapat gampanan. Hindi lamang yung mga naordinahan sa pagkapari, naordinahan o na tumanggap ng consecration sa kanilang pagka-brother at mga sister, kundi lahat tayo sa bisa ng binyag, sakramento ng binyag na tinanggap natin. Lahat ng binyagan ay mayroong tungkulin na tayo ay makibahagi sa mga gawain sa pagmimisyon ng ating Panginoon. So dapat nating makita na tayo ay tinawag, tayo ay pinili, tayo ay isinugo upang tuparin ang tungkulin na ibinigay ng ating Panginoon. At kung tayo man ay naglilingkod na sa ating simbahan, huwag nating ipagmalaki, no, na tayo ay naglilingkod, volunteer ako, no, na naglilingkod sa simbahan, kaya dapat wag ninyo akong papagalitan, volunteer ako, dapat wag ninyo akong pipilitin. Tandaan natin, hindi tayo mga volunteer lamang. Tayo ay tinawag, tayo ay isinugo. Kaya sinabi ni San Pablo, kung hindi ko maaari na ipagmalaki na ako ay nangangaral ng mabuting balita, sapagkat hindi tayo volunteer, kundi tayo ay mayroong misyon na dapat ginagampanan. Hindi ba't sa turo ng ating Panginoon, sinabi niya yung alipin na nanggaling sa bukid, pagkatapos magtrabaho sa bukid, magpapahinga na ba siya? Hindi pa. Maglilingkod pa sa hapag ng kanyang Panginoon. Pasasalamatan ba siya? Hindi. Sapagkat tinutupad lamang niya kung ano ang inaasahan sa kanya. Kaya't kung tayo ay naglilingkod sa simbahan, huwag nating ipagmalaki. Volunteer ako. Dapat ninyo akong pasalamatan. Dapat ninyo akong papurihan. Hindi. Ginagawa lamang natin kung ano ang inaasahan sa atin. Sapagkat sa bisa ng binyag, tayo ay dapat na nakikibahagi sa mga gawain ng pagpapalaganap ng mabuting balita. At iyon ang dahilan, isa sa mga dahilan ni San Pablo sa kanyang pangangaral, pagtupad sa tungkulin na ipinagkatiwala sa kanya. Pangalawa, ang ginagawa ni San Pablo ay pagtupad sa hinihingi ng pag-ibig. So ito ay gawa ng pag-ibig, sapagkat hindi siya naghahanap ng kaginhawaan para sa kanyang sarili. Sapagkat kung kaginhawaan lamang para sa sarili ang kanyang hinahanap, maaaring hindi na siya nagpatuloy sa kanyang paglilingkod. Sapagkat alam natin na sa kanyang kwento, maraming hadlang, maraming hirap, maraming pag-uusig ang kanyang naranasan. Kung sa mga hirap na iyon, kung sa mga pasakit sa kanyang katawan na iyon ang kanyang iisipin, marahil agad-agad sumuko na siya sa kanyang paglilingkod. Ngunit dahil sa naglilingkod sa siya Diyos at naglilingkod sa tao, kahit na mahirap para sa kanya, iyon ay kanyang pinagtiisan, sapagkat iyon ay ibinubunsod ng kanyang pag-ibig. Para sa atin, oo, gusto nating maglingkod. May mga lumalapit sa atin na medyo mayroon pang luha, medyo mayroon pang pahigbihigpi na sinasabi na,
Father, huwag mo naman kaming tanggalan ng pagkakataon na makapaglingkod sa Panginoon sapagkat ito yung paraan ng pagpapahayag namin ng pag-ibig sa Diyos at sa mahal na Birhen. So napahagandang pakinggan, napahagandang tanawin na umiiyak pa na nagsasabing gustong maglingkod sa Panginoon. Ngunit katulad ni San Pablo, yung pag-ibig ba na iyon na gustong ipahayag ay pag-ibig na handang magsakripisyo. Sige, bibigyan kita ng assignment, bibigyan kita ng schedule. Ngunit kung bibigyan mo ng schedule, maghahanap ng kapalit. Bakit? Dahil hindi maginhawa sa kanya. Hindi niya kaya na magsakripisyo, na gumising ng maaga upang makapaglingkod sa ating simbahan. So iyon ba yung sinasabi natin na huwag mo kaming tanggalan ng pagkakataon na maipahayag ang aming pag-ibig sa pamamagitan ng aming paglilingkod? Binibigyan ng pagkakataon, ngunit hindi tinatanggap, hindi ginaganap sapagkat hindi maginhawa. Iyon ba ang pag-ibig na sinasabi natin? Iyon ba yung paglilingkod na gusto nating ganapin? Kung hindi natin kayang magsakripisyo, tandaan natin hindi tunay sinungaling yung sinasabi mong pag-ibig at paglilingkod na iyan. Hindi ang Diyos, hindi ang kanyang bayan, kundi ang sarili mo lang ang iyong pinaglilingkuran. Marahil gusto mong makontento ang iyong kalooban, magkaroon ng kapanatagan ang iyong kalooban na ikaw, masasabi mo sa iyong sarili na ikaw ay naglilingkod. Ngunit totoo ba na ang Diyos ang kanyang bayan at hindi ang iyong sarili ang iyong pinaglilingkuran? Kay San Pablo, no, nagawa niya na magsakripisyo, harapin ang mga hirap alang-alang sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pinaglilingkuran. Kaya nga't ang sabi niya sa ating ikalawang pagbasa, upang marami ang makabatid, upang marami ang makatanggap, at upang marami ang maililigtas. Sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo, marami ang makatatanggap ng mabuting balita at dahil doon, makikita ang daan ng kaligtasan. Iyon ay dahil sa kanyang pag-ibig sa Diyos at sa kanyang pinaglilingkuran. Dapat din nating makita na ang pag-ibig natin, no, sa ating kapwa na ipinapakita ng ating paglilingkod ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagtugon sa kanilang pisikal na pangangailangan. Hindi lamang yung gusto kong ipahayag ang aking pag-ibig, tutulong ako sa mga nangangailangan, magdo-donate ako, magbibigay ako upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Huwag nating ikulong ang pag-ibig sa kahon na iyon. Kailangan nating makita na hindi lamang iyon ang paraan, ang pagpapakilala natin sa kanila sa ating Panginoon upang makita ang tunay na daan ng buhay, upang makita ang daan ng kaligtasan. Iyon ay isa sa mga gawa ng pag-ibig. So hindi lamang yung pisikal na pagbibigay ng tulong, kundi ang pagdadala sa kanila sa ating Panginoon, ang pagpapakilala sa kanila sa landas ng kaligtasan, iyon ay daan ng pag-ibig. Ang pananalangin natin para sa kanila, iyon ay gawa ng pag-ibig. Si San Pablo ay naglingkod sapagkat iyon ay ibinubunsod ng kanyang pag-ibig. Ang pangatlo na dahilan ni San Pablo, makikita natin sa katapusan ng ating ikalawang pagbasa, upang siya rin ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. So sinungaling kapag sabihin niyang wala para sa akin, para sa inyo lahat, no? Mayroon din sa katapusan na bahagi na para sa kanya na kanyang hinahangad. Ngunit hindi ang mga bagay-bagay sa mundong ito, hindi ang mga kaginhawaan sa mundong ito. Nagsakripisyo siya sa mundong ito upang makamit niya ang kanyang inaasahan, ang makabahagi sa kaharian na kanyang ipinapangaral. So iyon pala ang hangarin ni San Pablo, makapaglingkod upang siya rin ay makabahagi sa kaligtasan, sa kaharian na kanyang ipinapangaral. Marami sa atin ang nagnanais na maglingkod. Marami sa atin ang nagsimula ng mabuti. Ngunit unti-unti,
tayo ay naliligaw, unti-unti tayo ay nawawala. Bakit? Dahil sa simula't simula, hindi tama ang ating intensyon, hindi sapat ang ating motibasyon. Gawin natin na ang pagtupad sa mga tungkulin na ibinigay sa atin, ang gumawa ng magawa ng pag-ibig at ang mahangad na makibahagi sa kaharian ng Diyos, ang siyang motibasyon natin sa paglilingkod na ginagawa natin. Tumayo tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa